hapon, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang puhon. Magdiwang tayo sa ating dibusyon, purihin ang Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpaging dapat nawaan naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Sikrem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno, at ang mga tagapangasiwa sa Israel, at sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, "Ito ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay nakatira sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito, si Tare, na anak ni Abraham at ni Nahor. Sumasamba sila sa ibang Diyos-Diyosan. Tinawag ko si Abraham, buhat sa lupaing iyon, at dinala ko siya, at pinanatnubayan sa buong kalawakan ng Kanaan. Pinagkalooban ko siya ng maraming inanak at inapo. Naging anak niya si Isaak, at naging anak naman nito si Esau at si Jacob. Ibinigay ko kay Esau ang kaburulan ng Seir bilang bahagi niya,
Ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagpunta sa Ehipto. Sinugo ko si Moises at si Aaron, at sa tulong ng mga himalay, pinahirapan ko ng katakot-takot ang mga Ehipsyo. Sa gayong paraan ay hinango ko kayo roon. Inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga ninuno at nakarating sa dagat ng mga tambo. Hinabol sila ng mga Ehipsyo at tinaboy papunta sa dagat. Ang inyong mga ninuno'y nananalangin sa akin at pinalatag ko ang dilim sa pagitan nila at ng mga Ehipsyo. Pinauhu ko sa mga ito ang nahating dagat at sila'y natabunan ng tubig. Nasaksihan ninyo ang mga ginawa ko sa mga Ehipsyo at matagal kayong nanirahan sa ilang. Pagkatapos, dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoreyo sa silangan ng Jordan. Binaka nila kayo at pinapagtagumpay ko kayo sa kanila. Pinuksa ko sila at nasakop ninyo ang kanilang lupain. Nilabanan kayo ng hari ng Moab, ni Balak na anak ni Zippor, at sinugo niya si Balaam na anak ni Beor upang sumpain kayo. Ngunit hindi ko dininig si Balaam. Sa halip, pinagpala niya kayo. Sa gayon, iniligtas ko kayo sa kamay ni Balak. Tumawid ako ng Jordan na sumapit sa Jericho. Nilabanan kayo ng mga taga-Jericho at ng mga Amoreyo, Pereseyo, Kananeyo, Heteyo, Herheseyo, Heveyo at Heboseyo. At sila'y nalupig ninyo sa tulong ko. Ipinasalakay ko sa mga pukyutan ang dalawang haring Amoreyo at pinalayas ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring iyon ang inyong mga tabak at pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga bayang hindi kayo ang nagtayo. Kumakain kayo ngayon ng ubas at ulibo na galing sa mga punong hindi kayo nagtanim. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Makapangyarihang higit kanino man itong Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay mamamalaging panghabang panahon. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Nang mailabas na'y siya ang kasama habang nasa ilang, ang kanyang pag-ibig ay mananatili at pangwalang hanggan. Pinagpapatay niya yaong mga haring may kapangyarihan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Maging mga haring bantog noong una ay kanyang pinatay. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas at pang walang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang lupain nila'y ipinamahagi sa kanyang hinirang. Ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili at pang walang hanggan. Ipinamahagi niya sa Israel kanyang mga lingkod.
hindi kumukupas at mananatili ang pag-ibig ng Diyos. Nang tayo'y masakop na mga kaaway, pinalaya tayo. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, hindi magbabago. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Alleluia. Alleluia. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautosan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae, at sinabi, dahil dito, iiwanan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseo, bakit iniutos ni Moses na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moses na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung gayon po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag ng mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi iyon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba dahil sa kagagawa ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos.
ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Nung ako po ay nagninilay kagabi sa Ebanghelyo, kung ano ang pwede kong maibahagi, parang ako ay nahirapan. Parang inisip ko na ang Ebanghelyo sa araw na ito ay siya na ring homilia. Kasi kung titingnan niyong mabuti, sinagot na ni Jesus ang katotohanan na ang kasal o pag-aasawa ay galing sa Diyos. Mula sa gadong senaryo, kaniyang pinabulaanan ang ginawa ni Moses dahil sa isang kadahilanan. Ano po yun? Katigasan ng ulo upang hindi magkagulo ang mga tao noong panahon ni Moses na kaniyang nasasakupan ay hinayaan niyang ang lahat ng ayaw sa asawa ay maghiwalay. Pero dahil sa katigasan ng kanilang ulo. At iyon ay ibinalik ni Jesus. Sa pasimula pa, mulit-muli ibinabalik ni Jesus na pasimula pa ang Diyos na ang natakda ng kabanalan ng kasal. Sa dulo ng ating Ebanghelyo, muling tinanong si Jesus ng kaniyang mga alagad, kung maghihiwalay din sila, eh di sana hindi na lang sila nag-asawa. Pero matalino ang ating Poong Jesus Nazareno. Para bang ang kaniyang isip ay parang palaging 5 steps forward sa kaniyang mga kausap. Hindi. Dahil mayroong kalalagayang natural. Mayroon tayong natural law na may tao talagang hindi mag-aasawa. Kaya nga meron tayong mga tita at tito na tinatawag nating matandang binata o matandang dalaga. Iyon ay dahil sa kanilang natural na pagtawag ng Diyos na hindi lahat ng tao ay mag-aasawa. Sa parte nito, kanya ring ibinigay na mayroon namang mga taong maglalaan ng kanilang buhay para sa paghahari ng Diyos. Ito yung pumapasok sa religious life. Yung mga monk, mga madre, mga pare. Ibig sabihin po, sa kalalagayan ng buhay, tayo ay kabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Hindi nangangahulugang nagpari ka, ito na ang tama. Hindi nangangahulugang nagmadre ka o nagmongha ka, ito na ang tama. O sakaling mag-asawa ka at hindi ka mag-asawa, ito na ang tama. Hindi po. Ang sinasabi sa atin na mayroong natural law na pumapasok sa divine law na ang lahat ay nanggagaling sa Diyos, kaya ito nangyayari. Kaya nga sinabi ni Jesus, ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Ibig sabihin, kung ang bukasyon mo ay pag-aasawa, mahalin mo ang pag-aasawa. Nangangahulugang hindi mo pwedeng ihiwalay ang desisyon ng tao sa desisyon ng Diyos dahil doon ka dinadala ng Diyos sa buhay pag-aasawa. Dahil kung hindi mo kayang mamuhay
bilang may asawa, huwag kang mag-asawa. Bakit? Dahil magkakasala ka lang kung hindi mo kakayanin ang pagtawag ng Diyos sa buhay may asawa. Same thing sa mga taong tinawag niya para maglingkod. Kung hindi natin kayang panindigan ang paglilingkod sa Diyos sa iyong pagiging buhay pari o madre, hindi iyon ipipilit ng Diyos. Magdesisyon ka kung ang buhay mo ay hindi para doon, para hindi ka magkaroon ng anumang pagkakasala. Matigas ang ulo ng tao. Hanggang ngayon, ipipilit nilang sirain ang pamilyang inihanda at itinakda ng Diyos noon pa man dahil sa katigasan ng ulo ng tao. At alam natin yan, naghahanap tayo ng solusyon, naghahanap tayo ng komportabling solusyon upang ang pag-aasawa ay maging mas magaan. Anong solusyon? Divorce. Parang pag ayaw na, ayawan na lang. Parang yun ang pinakamadaling solusyon. At hindi yun naaayon sa natural law leading to the divine law. Ang batas ng Diyos, kailanman hindi mababali at hindi mababago. Kahit na sabihin mong may divorce sa Pilipinas, ang pag-aasawa pa rin, ang sakramento ng kasal pa rin, ang tunay na mananatili. Kahit na ang lahat ay pumunta doon sa kabila, kung may natitirang mapagmahal sa pamilya at sa sakramento ng kasal, ito pa rin ang gusto at nasa isip ng Diyos. Hindi pwedeng pairalin ang tigas ng ulo ng tao. Sa katotohanan, maghanap tayo ng solusyon upang mapalakas ang pagsasama ng pamilya, hindi ang solusyong paghiwalayin sila. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya, bilang sumusunod sa utos ng Diyos, ay hahawak at mananatili sa biyaya ng mag-anak at pamilya na itinatag ng Diyos noon pa man. At hindi iyon magbabago kahit natabunan mo ng batas ng tao. Sapagkat ang tunay na ginto, kahit ibaon mo sa putikan, mananatiling ginto at hindi magbabago. Ang tunay na pag-ibig ng Diyos na ipinasok sa puso ng tao upang hindi tumigas ang kanilang ulo ay nananatiling pag-ibig, pagpapatawad at biyaya ng Diyos hanggang sa katapusan. Manatili tayo sa Diyos at ang Diyos ay mananatili sa atin. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nakikilahok sa paglikha ng Diyos ng bagong buhay ang mga asawa at may bahay. Ialay natin ang ating mga panalangin ngayon para sa mga magulang at mga anak. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan.
Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang simbahan naway, tunay na maituro sa kanyang mga miyembro ang totoong dangal ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal nilang buhay may asawa. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas, naway magpatupad ng mga batas at tuntunin na nagtatatag ng tahanan at hindi sumisira nito. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga dumaranas na mga pagsubok sa kanilang buhay may asawa, naway makatanggap ng biyaya na makapagsumikap isa buhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pamilyang nasira dahil sa diborsyo at paghihiwalay, naway makatagpo ng suporta at pangunawa sa kanilang kapwa-tao sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga yumaon nating mga kamag-anak at kaibigan, naway magtamo ng kaligayahan at kapayapaan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Diyos ng pag-ibig, nilikha mo kaming lalaki at babae upang ipagpatuloy ang iyong gawaing lumikha. Ang pagmamahal namin sa isa't isa naway sumalamin sa iyong pananahan sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, alakadila kay Satanan ay nagbibigay buhay, biyayang kalob mo ay aming inaalay, aming iling pagpapala, buhay na dalisay, pagpapala, buhay na dalisay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumaway sa iyo, sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, saan po Panginoong Diyos mga hawa napupuno ang langit at lupa
kadakila at mo. O sana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alalala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. 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 Bilang isang sambayan ang tumatawag sa Ama sa kabila ng pag-aalipusta ng iba, ating awitin ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin
Naming kami iadyas sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain iyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang pundasyon ng pamilya at pag-ibig. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
kay buti mo sa hirap at usan kay kasama ko ang sama ko at dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ikay pupurihin ko. Mahal na pong Jesus Nazareno. Announcement, ipinagbibigay alam po sa lahat na ang pahalik sa likod ng altar ng imahen ng Poong Nazareno ay pansamantala munang isasara sa kadahilanan na magbibigay daan sa mga gagawing paglilinis at pagsasaayos ng paglalagyan ng imahen. Kaugnay nito, patuloy pa rin naman po ang pahalik sa imahen ng Nazareno sa Benedict Building sa Evangelista Street po ang pasukan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas.
Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus